Okay, so problem A for partnership operation. Jihan, partnership begins. It's first year of operation with G capital of 160,000 and Han capital of 80,000. Okay, according to the partnership agreement, all profits will be distributed as follows. So G will be allowed a monthly salary, okay, of 10,000. So 10,000 times 12, 120,000 agad ang salary ni G for the year. Partners will be allowed with interest of 10% of the capital balance as of the first day of the year. So 10% of 106,000 ay 16,000 for G, and 10% of 80,000 is 8,000 for Han. Okay? So pinaplot nyo na, class, no, yung kumbaga yung mga amount. So ilalagay ninyo, okay, yung ganitong format, no? So S, okay, we have here salary, we have interest, bonus, and remainder, SIBR. Okay? And nandito naman si G, at ito naman si Han. Ayan. Sa problem, ang partner na G ay meron siyang salary na 10,000. So 10K, 10,000, multiply this by 12. Okay? So you have here 120,000. So ngayon, itong 120,000 na ito, i-add mo doon sa salary naman ni Han, eh wala po, no? Walang binanggit. Kaya ang total nandito sa gilid is equivalent to 120,000. So ilagay nyo lang, class, yung kumbaga total sa gilid. Regardless kung mas mataas, no, yung salaries, interest, bonus doon sa tinatawag natin na net income. Bakit? Kasi itong R, triangle, 'di ba? Sabi natin siya yung mag-a-adjust, 'di ba? Siya yung kumbaga adjusting value natin. Ngayon, interest, 10%, i-multiply nyo na lang, mga kapatid. 10% of 160,000, ilagay mo kay G, 16,000. So meron siyang 16. Dito naman kay Han, meron siyang 8,000. So ilagay mo naman dito 8,000. Okay? So pag tinotal mo yan, 16 plus 8, you have your 24,000. Okay? This is for interest nung dalawang partners. Now, G will be allowed a bonus of 10% of the net income after salaries. So si G, meron siyang bonus. Okay? B is equivalent to 10%. Okay, 10%. 10% of net income minus, okay? Kasi after salary. So minus S. Ngayon, ang tanong ay magkano ba yung net income? Okay? The remainder will be divided on the basis of 60-40 for the first year and 50-50 for the second year. Since first year pa lang tayo, yung 60-40 or 6:4 ang i-consider natin. Okay? Now, assume further that the partnership generated net income of 320,000 for the first year and 200,000 for the second year. So ngayon, i-compute mo na yung bonus ni G. This is 10% of 320,000 minus salary na 120. Okay, minus 120. So 320 minus 120, it is equivalent to 200,000. So 10% nito ay ilan? 20,000. Okay? So 20,000. So 20K ang bonus ni G. So i-plot mo na ngayon dito yung bonus amounting to 20,000. Okay? So ngayon, nung nailagay mo na dyan yung bonus, sa total, meron ka ring bonus, 20,000. Then, ibangga natin dun sa net income. So dito mo ilagay yung net income, 320,000. Okay? So 320. E magkano kaya yung triangle, yung adjustment? Magkano yung amount? Plus ba or minus? So you have here 120 plus 24, okay, plus 20, minus 320, so meron kang 156 na plus. Okay, so nadagdagan pa ng 156 para maging equal sa 320. And this 156, hahatiin mo yan using 60-40 na ratio. Okay, times 0.6, you have 93,600.
So this is 93. Okay? 600 attributable kay G, and then 0.4 of 156 is 62,400. So you have your 62,400. Okay? So ayan. So magkano ngayon ang share in the net income? So ang makukompute pa lang natin dito, class, hindi po capital, no? Hindi siya adjusted capital, but merely share in the net income. So for G, we have here 120,000 plus 16,000 plus 20,000 plus 93,600. We have 249,600. Okay? 249,600. Siyempre, dapat 320 yan. So kung 320 yan, i-deduct mo na lang si 249,600 o minus 320, dapat 70,400 ang ating share in net income attributable naman kay Han. Okay, so ayan. Siyempre, class, ang share in net income is additional doon sa capital beginning. Bakit ganun? Income summary, di ba? Debit income summary account. So ang entry mo dito, debit income summary account or IS amounting to 320,000. Okay, 320. So ngayon, nung dinebit mo yung income summary na yan, kumbaga i-close mo na at i-credit mo sa G Capital, okay? G Capital amounting to, okay, your share in the capital, rather in the net income is 249,600. And credit Han Capital, okay, amounting to the share amount which is equivalent to 70,400. Ito po yun. Okay, yan yung kumbaga magiging entry mo, no? Pero normally ang tinatanong yung balance, kaya you don't need to prepare the journal entry. So ngayon, ano ang requirement? What is the share of Han in the net income for the first year? O, sagot natin, 70,400. What is the share of G in the net income for the first year? Sagot natin, 249,600. Number three, how much is the adjusted capital of G at the beginning of second year? E teka lang, 160 ang capital ni G beginning. Dagdagan mo ng 249,600. So you have 409,600, letter C. What is the share in Han? Share of Han in the net income for the second year? Oh, hindi pa natin alam yan. What is the share of G in the net income for the second year? Wala pa kasi first year pa lang yung nakukompute natin. May domino effect dahil yung beginning capital ni G na 409,600 at ni Han na magiging beginning capital niya is equivalent to 80,000, okay, plus 70,400, di ba? So itong 70,400 plus 80,000, that's 150,400, imumultiply mo na sa 10% yung interest for the second year. Hindi na siya 8,000, magiging 15,400 na siya. Okay? So ganyan po, no? This is 150,400. So now let us compute yung second year na share in the net income. Okay? Ito po yung solution natin, mga kapatid. Yan. Okay? Ipat lang natin dito, ha? So ngayon, na-compute na natin itong 249 at 70,000. Again, we have beginning capital na 160 and 80, net income na 320, yung salary na 10,000 per month, 120, 10% interest, 10% of 160 ay 16,000, 10% of 80,000 ay 8,000, for total of 24,000. Sa salary, total of 120,000. And then bonus ay 20,000 as computed kanina. That's net income after salary times 10%. So 320 minus 120 times 10%, that's 20,000. And the remaining amount, adjusting amount ay 156. 60% of which is 93,600. 40% is 62,400. So pag tinotal mo, 249,600 ang share ng net income, share in net income ni G, and 70,400 share of the net income ni Han. And the ending capital balance, which will become the beginning capital balance next year, ay 409,600 for G, 150,400 for Han. Yan po yung sinod natin kanina. Now,
Itong interest, 10% ng 409,600. Kaya meron tayo dito, may meron tayo ditong 40,960 and 15,040. Okay? Yung salary as is, 120,000. Yung bonus, o paano kinumpute yung bonus? O, bonus again is equivalent to 10%. Okay? Formula class, please do not memorize. Ha? Kasi maraming scenario, maraming mga equation na magagawa. No? Just remember kapag sinabing after, minus. Kapag before, ignore. So net income after salary. So after salary, so your net income here is 200,000. So 10% of 200,000. Okay? Pero i-deduct mo yung 120. So yan. So 200 minus 120. So you have here 80,000. So 80,000 times 10%, ayun po, 8,000 ang sagot po natin. Ito, ito. Ayan, 8,000 ang sagot natin for the amount of bonus attributable to G. Then i-plot mo dito yung net income na 200,000, i-add mo tong tatlo muna. 120 plus 56 plus 8,000. So 120 plus 56 plus 8,000, that's 184,000. Deduct it from 200,000, kailangan mo pang mag-adjust at magdagdag ng 16,000 na balance which will be distributed, okay, between G and Han using 50-50 ratio. So ito po yon. So 8,000 and 8,000. So kung ang tanong mga kapatid ay, what is the share of Han in the net income for the second year? O di ang sagot po natin ay 23,040. Yung share lang niya, hindi po yung capital niya. So ito, letter A po ang sagot natin. What is the share of G in the net income for the second year? Ang sagot natin, 176,960. Ito po yun, letter C. Pero kung ang tanong sa inyo mga kapatid ay, what is the ending capital balance of G? O the 409,600 plus 176,960 is equal to 586,560. Okay, without prejudice class sa withdrawal. Kasi meron pong plus sa share in the net income or minus sa share in the net loss, plus sa investment or minus sa withdrawal. Okay? Na permanent. At pwede rin pong minus sa drawings na temporary withdrawal. Ano ang pagkakaiba or effect ng permanent withdrawal sa temporary withdrawal? Plus, pag sinabing permanent withdrawal, you can effect or use this in computing for the weighted average capital balance. Kasi permanent. Ibig sabihin, ang winidraw mo, binawi mo, ay yung ininvest mo. Hindi yung share mo sa net income. Pero pag temporary withdrawal, which is drawings, no? Pag sinabing drawings slash temporary withdrawal, hindi po galing sa investment mo kung hindi galing yan sa mga share mo sa net income. Kaya hindi dapat ine-effect yung temporary drawings slash temporary withdrawal, I should say, slash drawings doon sa pag-compute ng average capital balance. We have a discussion regarding average capital balance computation doon sa pre-recorded video lecture natin. And I would like you to revisit the concept at nandun din yung notes natin. Okay, so this is for problem letter A. Yan. So let's proceed to problem letter B for partnership operation. Lim and Isko share profit and losses in the ratio of 2:3. Okay, 2:3. Respectively, after salary allowance, interest allowance, and bonus allocation. So after daw ng S, I, B. Okay? Ito po si Lim, dating mayor. Okay? Sumalangit nawa. And then of course, Isko, dating vice mayor ni Lim na mayor ngayon na tumakbong presidente. Ayan. So ngayon, 2:3 ang kanilang ratio. So 2:3. Okay? Take note class sa profit and loss ratio kasi nasa operation na tayo. Remember kanina sabi ko, kapag nasa formation tayo, ang ratio na significant or kailangan yung tignan ay yung tinatawag nating capital ratio. Okay, CR, agreed capital ratio. Okay, hindi po PNL ratio.
So as a rule, capital ratio. Ang exception ay yung P&L. Baka gamitan nyo ng P&L. Pero kapag operations, liquidation, and dissolution, okay, that's our acronym no, for partnership fold. Itong tatlo na to, ang rule natin ay P&L. Okay? Ang exception natin ay capital ratio. Okay? So ngayon, Lehman's Co. receive salary allowance of 30,000 and 60,000 respectively. So may 30,000, itong si Lim, may 60,000, itong si Isko. Okay? And both partners receive 10% interest based upon the balance in their capital account on January 1. So may 10% daw sila. Okay? At ang kanilang capital balance ay 600,000 and 900,000 respectively. So 10% na 600,000 is 60,000 and 10% of 900,000 is 90,000. Ayan. Okay? Now what else? Partners drawings are not used in determining average capital balance. O meron pang note dito, yung drawings daw hindi ginagamit sa pag-compute ng average capital balance. Why? Kasi temporary lang yan. Okay? Total net income for 2020 is equivalent to 180,000. If net income after deducting salaries and interest is more than 60,000, ISCO receives a bonus of 5%. Eh, teka lang, tignan muna natin. Ha? 30 plus 60, 90,000. Okay? 60 plus 90, this is 150,000. Okay? Yung problema mga kapatid, nung kinumpare natin, ha? I-compare natin, doon sa, ang sabi dito, the total net income, 180. Okay? 180. So, 90 plus 150, that's 240. No? If the net income after deducting salaries interest is more than 60, eh teka lang, less than pa nga eh. Diba? Eh, eksakto 60. Okay? Eksaktong 60. 180 less 240. This is 240 eh. That's 60,000. So walang bonus. So si Isko, zero. Wala siyang bonus. Okay? Bakit ka magkakabonus naman? Eh 180 minus salary at saka interest eh negative na. Okay? So ganun yung concept. Okay? Ngayon, itong drawing, sabi sa problem na 3,000 per month, hindi po gagamitin sa pag-compute ng average capital balance. Okay, ngayon, anong tanong? At nandito na rin yung sagot, no? So you have here, what is the total amount for the allocation of interest, salaries, and bonus, and how much over allocation is present? Over tayo, mga kapatid, kasi tingnan mo, okay, meron kang negative dito. Okay? 90 plus 150, that's 240. Naging 180, so meron kang negative 60. So over allocation tayo ng 60. So tignan mo sa choices, meron kang 60 na over allocation. At ang interest, salaries, and bonus ay 240. So ang sagot po natin, letter B. Okay, so ito po yun. And this is the over allocation. Ayan. Okay? If partnership experience a net loss of 60,000 for the year, what will be the final net amount of profit or loss close to each partner's capital account? Ano yung adjustment daw kung net loss? O teka lang ha. I-move natin ito. Ito si Lim. Ito naman si Isko. Okay? Lim at saka Isko. So ngayon, kung titignan natin, may net loss daw tayo na 60,000. 60. Okay? So open close tayo dito. I-plot lang natin mga kapatid ha. Ito yung total. Yan. So syempre yung total natin, 90 plus 60 is 150. Okay, 150. So ito, 150. Okay? And then, 30 plus 60, that is 90. So magkano yung adjustment natin? So net loss of 60,000, so 150 plus 90. Okay, that's 240. Minus 60,000 na negative. So minus negative 60, dapat 300. So para mag-negative ka dito na 60, dapat ang panakip-butas natin or adjustment natin, which is the remainder, is equivalent to 300,000. Ayan na, 300. Okay? And this 300,000 will be shared using this ratio, 2:3.
So 2 over 5 and 3 over 5. So i-multiply nyo na lang 300 times 2 over 5. So 120 ang i-deduct mo dito. So 120. Ayan. So 120, no? And then dito naman sa kabila, 180. Kasi nga 300 na eh. 300 minus 120, that's 180. Okay? So nung nineto natin, 60 kay Lim plus 30 na interest niya, minus 120, ang adjustment po ay negative 30. So yan po ang sagot natin, negative 30,000. Kay Lim, negative 30,000 din po kay Isko. 90 plus 60, that's 150, minus 180, that's negative 30. So ang sagot natin, letter B, 30,000 to Lim, 30,000 to Isko. Yan yung share in net loss nila. Yan po yung tinatanong. Okay, share in net loss. So this is our answer for this particular problem.